Hello, everyone. May gagawin na naman tayo dito. Ito. Paiilawin natin ang ating LED. 100 milliampere current limit. Pag tinanggal ko, nasa 3.22 volts. Okay? Ang ginawa natin, kinabit natin yung LED sa Nice power supply. Meron din naka-series na pros kit para sa current reading. At nag-measure din tayo ng voltage across LED. So ano yung ating current supply? 100 milliampere. Yan yung current limit, supply current. It's a Nice naman, inikot natin yung knob. Nakakuha tayo ng 1.8 volts. Yung reading ng aning, yung aning natin 1.834 volts. Ang reading ng current 1.74 milliampere. Diba? Sa pros kit. Kasi yung current from battery papuntang LED and then nakakonekta sa ammeter yung pros kit. Then back to the negative. Ang ginawa lang natin, nirekta natin yung LED sa supply. Eh ang tanong dito, pwede bang dagdagan yung 1.8 volts? Gusto ko taasan maging 12 volts. 12 volts. Pag inikot ko ng 12 volts yung Nice power supply, pwede ba yan? Hindi siya pwede kasi nakarekta lang siya sa supply. Ang kanyang ratings, LED ratings, 1.8 volts. Hanggang 1.8 volts lang. Anong gagawin natin para ma-achieve natin yung 12 volts? Ngayon ang ating setup. Naka-series na yung resistor sa LED. 1K. Voltmeter, yun. Ammeter o yung tester. Pros kit. Bakit na-achieve natin yung 12 volts? Kasi merong resistor na yung LED. Naka-series. Hindi na siya masusunog. Ibig sabihin ng circuit natin, LED na naka-series na resistor, habang tumataas ang boltahe, tumataas ang kuryente regardless na magkakaiba ng mga reading, diba? Eto sundin natin, oh. At 7 volts 22 milliampere, 9 volts 9.66 volts 29 milliampere o 0.029 ampere. Sa 12 volts 25 milliampere. Tumataas ang boltahe, tumataas ang kuryente. Ibig sabihin yan, eh simpleng Ohm's law yan. Voltage is equal to current times resistance. Pag tumaas ang boltahe, tataas din ang kuryente. At ang resistance bababa. Eh pwede bang kahit na bago-baguhin natin yung boltahe, fix pa rin yung current, constant yung current.
may circuit tayo. Ito. Subukan natin. Eleven milliampere, 5 volts, 16 volts, 16 milliampere, 6.28 volts. O, ito ngayon, i-adjust natin, 7 volts, 16 milliampere pa rin, di ba? 8 volts, 16 pa rin, 9, 16, 10, 16, 11, 16 milliampere at sa 12 volts, 'di ba? Oh, 12 volts, 16. Ang kanyang circuit diagram, meron tayong LM3170. Ayan yung 'di ba ginagamit na voltage regulator, pero ginamit natin siya as current regulator. Ito yung input out. Sa input merong capacitor stabilizer C1 104. Yung input pin ng LM, pin 3 yun eh, yung input pin adjustable pin 1 nakakonekta sa out pin 2 ng LM3170. Ito yung resistor, 62.5 ohms. Na-compute yan dahil sa formulang R1 is equal to 1.25 divided by current. Yung current, yan yung gusto mong current para maging constant. Yan yung constant current. Mag-i-start ang kanyang constant current dito sa 6.26. Yan mag-i-start. O, kailangan ang voltahe mo 6.26 para ma-achieve yung constant current. Sa computation, ginamit ko 20 milliampere, pero ang ating na-achieve 16 milliampere. 1.25, ano yan, constant voltage reference voltage dito, pin 1 hanggang sa out. So ang resistor 62.5 ohms. Kung gusto mo ng current na 20 milliampere o 0.02 ampere, kailangan na resistor mo 62.5 ohms. At dyan nakakonekta yung out, yung LED. So ang current dito mula dito ay actual current natin 16 milliampere. Diba? Oh, yan yun. Pero sa computation, 20 milliampere. Sa actual, 16. So, yan yung ating circuit diagram.